thinking, bye! Kasi ngayon po kay Papa Dean's TV! Yes! Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayan OFW. Kumusta? Kumusta po kayo? Yan, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa huli po, ako po muli si Taong Gala at isang panibagong reaction video na naman ang ating ibibigay sa inyo. Pero kung hindi ka pa nakafollow mga kaibigan, Ka-Business Official, i-follow na natin. Of course, Papa Dins, likewise, Ka-Business Family. Sa so, mga ka-business, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Mga kaibigan, ito na po, panibagong reaction video. Katulad nga po ng inaasahan natin, tayo po ay natutuwa ano po. Kasi kung inyo pong matatandaan, yung previous reaction video natin about sa mga 3M, nai-suggest po natin na subukan nilang i-hotset itong si Papa Dins. And which is, nangyari nga po, ay ito na po mga kaibigan, si Papa Dins at si Thinking Buddy. Pero may gusto lang akong bigyan ng reaction doon sa sinabi ni Papa Dins. Alam nyo po mga kaibigan, napakaganda po ng kanyang sinabi. Although marami ang kanyang mga sinabi rito, ano po, pero may isang bagay tayo na pupuntuhin sa reaction video na yan. Sana po ay tapusin nyo at samahan nyo ako sapagkat napakaganda po ng ating pong pupuntuhin sa araw na ito. Pakinggan po natin ang munting clippings na ito. Yes. Magtatanong po sa iyo, Pops. Ah, sige. Kung sakaling nakapag-asawa ka na, kinasal ka na, ano pong plano nyo po? Iiwanan niyo po ba ang family Ka-Business o mabubukod po ba kayo ng house? Yo mga kaibigan ha. Marami pong mga katanungan sila itong patungkol kay Papa Dins. Patungkol sa relationship nila ni Young Russell, no? At makikita po niyan, ilalagay ko po sa ibaba ang link para makita niyo ang kabuuang video. Pero mas dito ko pupuntuhin ang ating reaksyon sa katanungan ito. Ano po ang magiging plano kapag nabuo na? Kapag nag-asawa na, like for example, nagsama na si Young Russell at itong si Papa Dins. So ano ang kanyang plano sa buhay? At ito po ay napakagandang sinabi niya. Patuloy po tayo. Napakagandang tanong nila. Oo. Sa amin, kasi may plano na kami ni Papa sa patubaran, sa pagsisikap naman. Ang gusto ko talaga ay kakasama, parang ano, compound. Pero yung wala yung bahay, siyempre parang kasi, diba? Tapos magkakasama yun, buong ano, para hindi kami, siyempre, makagagwang. Diba? Magkakasama lang tayo, yun ang maganda nga niya. Ayun, o diba magkakasama? Papa Dins, baka naman, ha? Yung reactor mo, baka naman. Okay. Pero, kidding aside mga kaibigan, kaya ako po dinampot itong clippings na ito above sa lahat ng mga sinabi niya. Kasi naalala ko po yung sinabi din ni Mrs. Ka-Business noon. Matagal na pero natatandaan ko, nung tinanong si Mrs. Ka-Business, ano yung kanilang dream plan? Ano yung gusto nila maging sa pag-vlog, marating sa pag-vlog? At isa sa sinabi ni Mrs. Ka-Business noon, ay ang makapagpatayo ng isang village kung saan nandoon ang bahay nila, si Mr. and Mrs. Ka-Business, ang mga anak niya, ang mga kagwang, at ang mga natulungan nila. O diba, napakasarap, napakagandang plano. So, nagtugma ito ngayon sa sinabi ngayon, kumbaga parang confirmation sa sinabi ni Papa Dins. So, ibig sabihin mga kaibigan, kaya ako binigyan ng punto ito, kasi ito yung long-term program ng Ka-Business Family. Ito ay mga pamamaraan nila para makuha nila yung kanilang long-term program. Kasi alam nyo po, di pa naman gaanong kalaki ang channel talaga ng Ka-Business. Kahit sabihin natin, nasa 470, hindi pa siya gaanong malaki compared to other channel na nagbibigay ng mga pabahay, di po ba? Mga charity vloggers na mga ganyan. Kasi 100 pa lang. So, kumbaga, kung saan lang yung hangganan ng kanilang kakayahan ay hanggang doon lang. Ang pinakamaganda rito, nakikita natin na ito pala yung tinutumbok nila pagdating ng panahon. Hindi ko ba masaya? Hindi ko maangsarap pakinggan na
ang kanilang mga plano sa buhay ay kasama ang mga taong tinutulungan nila, ang mga taong nakapalibot sa kanila para magkaroon ng isang, pwede nating sabihin, ka-business village, hindi po ba? Ito pa, kasunod, patuloy tayo. Tatay, pabalik, may tanong ako. Di ba napag-usapan natin charity? Charity po yung content na ipag-usapan. May plano po ba kayong mag-iba ng content? Mag-shift. Okay. So may follow-up question sila. May plano po ba kayo mag-shift ng content? May mga pagkakataon kasi na ang ilan sa mga vlogger na patuloy pa rin silang nag-i-explore ano po. At kapag nagkakaroon sila ng pagkakataon na tila hindi gaanong umuusad o ibig sabihin nababagalan yung pag-uusad nila, ang ibla ay nagsishift sila ng content patungo sa mas uso, sa mas kinikilala at mas lalong tinatangkilik ng tao. Pero dito, iba yung naging sagot ni Papa Dins. Aside sa charity. Napakagandang tanong na yun. Sa akin, minsan kasi, eto sa mga viewer, minsan napapaisip din ako kung magpapalit na ako ng content o ganito-ganyan. Pero ang nasa puso talaga namin ni Papa ay tumulong talaga sa mga bahay natin. Minsan nga lang, yung mga nagko-comment kasi na ganito-ganyan, minsan, siyempre, nasasaktan din kami. Oo. Minsan, bakit ito lang binigay mo? Bakit ganyan ka lang? Bakit yung ibang vlogger, ganito yung binigay ikaw, ganito lang? Siyempre, alam niyo naman yung channel namin, maliit pa lang. Pero ginagawa namin yung buong makakaya namin kung paano makatulong sa mga kababayan namin. Pero, yun, kung sa akin ang final decision ko ay hindi ako magpapalit. Kung sa akin, kumbaga set ko lang yun, yung charity, tapos family, charity, family. Kayo rin, kasama rin namin sa mga tinutulungan namin, mga asawa ng pagwang, mga kagwang. Yun ay, ano na, makapang buhay. So, ayan po mga kaibigan, klarado po yun sa kanyang sinabi, ano? Oh, di ba? Sabi niya, nalulungkot din siya kasi minsan may mga nasasabi pa rin ang tao sa kabila lahat ng kanilang pagtulog. Isa po sa pinakamasakit sa isang vlogger, ano, yung minsan nakukumpara ka sa iba, pero hindi nila tinitingnan yung agwat ng numero. Kumbaga, eto ka, kinukumpara ka sa iba, sa mga nagagawa ng iba, pero pag tinignan mo yung numerical figure, no, malayo at magkaiba. So, tandaan po natin, ang ka-business, kung saan yun hangganan ng kanilang kakayahan, doon lang po muna. Ang pinakamaganda rito, mayroon tayong nakikitang pang long-term program at mayroon silang commitment towards sa charity mission at pagtulong sa mga tao. Kanya nga lang po mga kaibigan, ang tanong, i-charity mission, sabi ng iba, bakit hindi na sila nag-charity? Kasi po mga kaibigan, kaya po sinasabi natin, very unique po ang ka-business official dahil mayroon siyang dalawang channel na binibitbit. Una, ang ka-business family, which is good vibes po ang mga tema dito. At ang ka-business official, which is itong charity mission and support system dito, nakasupport dito, yung channel ni Papa Dins. So, dalawa ang gumagalaw pagdating sa pang-charity, pagtulong, ka-business official, and then Papa Dins, and then yung ka-business family para sa mga good vibes. Ano nga ba ang silbi ng mga, mayroon bang bigat, may silbi ba itong mga good vibes? Kung atin pong matatanda, no, noong sinabi ko na ito, noong previous vlog ko, na ang mga OFW ay mga stress yan ng mga tao. Naghahanap sila ng pagkakataon na makakita ng platform na magiging masaya-saya sila. So kung titingnan natin yung komento, although may mga taong against sa kanila, may mga taong against, lalo na sa 3, may mga nagsasabi na ganito, ganyan, hindi ganito, ayaw ko ng ganito, well, okay. Kasi wala naman tayong pilitan. Kung ayaw natin sa kanila, then it's okay. Pero hangat maaari, di huwag na lang tayong magbigay ng komento. Ayaw natin sa kanila, pero pinapanood pa rin tayo natin at nagbibigay tayo ng komento. So magiging unfair naman tayo sa kanila eh. Kasi pinipilit natin yung side natin, ganong magkaiba yung dimension. Una, hindi nila kayo kilala at hindi kayo nila nakikita. Ang sa kanilang dimension is ang pagpapasaya. Isinasaalang-alang nila yung positibong bagay dahil mayroon namang nagko-comment na masaya sila, na nagugustuhan sila. So therefore, kung magkakaroon ka ng decision o tinatawag na pinaka the best na decision, doon ka sa decision na kung saan mahahatak mo yung mga positibong tao.
Eh, anong gagawin doon sa mga nagne-negative? Iti, kung ayaw nyo ng ka-business pa, family, kung ayaw nyo manood sa mga sa 3M at gusto nyo lang po sa charity mission, eh, dito kayo sa charity mission. Pero ayaw nyo sa ka-business family, ayaw nyo sa charity mission, then ano ang gagawin natin para po sa inyo? So, di ba? Okay, sad to say, marami namang mga channels sa pwede tayong lumipat doon, manood, na kaya. Tandaan ho natin mga kaibigan, meron po tayo, kung meron freedom of expression na binibitbit ang bawat vlogger, meron din tayong freedom para manoorin ang kanilang mga vlog. Kung sa tingin natin, ayaw natin, din okay naman po, wala naman pong magagawa si ka-business doon. Wala naman pong magagawa ang ka-business official. Wala din magagawa ang 3M. Sorry to say, kaya ko po sinasabi ito at pinapaliwanag. Kasi bakit po? Sa mga comment section, ang dami pong mga nilalagay, ano po, na minsan ayaw ko ng ganito, ayaw ko. Naiintindihan po natin yung damdamin ninyo. Ako bilang reactor, naiintindihan ko po yung damdamin ninyo. Nauunawaan ko po. Ano ang magiging solution natin? Ayaw ninyo ng, ayaw natin ng good vibes, ayaw natin ng ganito din, okay. So, ang mangyayari, so, hanap tayo kung saan nyo gusto. Huwag nyo rin, huwag natin pilitin din ang ating sariling. Paano rin ang bagay na hindi rin natin gusto kasi magiging unfair tayo sa ating sarili and at the same time, magiging unfair tayo sa video creator. Dahil mayroon din namang nagkakagusto. Hindi ko po sinasabi na sa puntong ito, pinagtatabuyan natin ang mga tao. Ha? Baka po mamiskot tayo, mamisinterpret. Hindi po. Ang sa akin lamang is, tingnan natin ang aspeto ng patas parihas. Kasi po, ang isang vlogger, ay hindi naman po natin pwedeng diktahan sa kanyang kagustuhan. Di ho ba? Ibig sabihin, sa kanyang, at binibitbit na content. Kasi, mayroon namang nagkakagusto, mayroon namang hindi. Di ba? So, patunay lamang na minsan, kung gagawa ka rin naman ng isang vlog, sigurado may kukontra, may aasas ang ayon. Pero, dahil sa nandun tayo lagi sa positive solution, lagi tayong nakatingin at nakapaling sa positibong mga bagay, si doon tayo ang tinitingnan natin yung mga taong nagkakagusto sa atin. Although malaya tayong magkomento, malaya kayong magsulat, pero minsan, yung pagkukomento natin, bigyan naman natin ng respeto ang bawat isa para nagkakaroon pa rin tayo ng dignidad bilang viewers. No? So, ganito po kasimple mga kaibigan. Bakit kinuha ko ang puntong ito ni Papa Dins? Kasi para maunawaan natin na eto, may tinutumbo kasi ang ano eh. May gusto din pala ang ano eh. Mayroon pala silang long-term program na para sa atin. No? The reason why na mayroon silang mga good vibes, gusto nilang pasayahin ang ating mga kaibigan na nasa ibang bansa na nalulungkot para may platform silang pupuntahan. Dahil minsan, ang panunood din po ng mga charity mission ng mga kwento ay na-absorb din natin yung lungkot ng kwento. So tayo po ay nagiging malungkot at lalo na kung nare-relate natin, nakaka-relate tayo sa kwento ng buhay ng isang binablog nila, naiiyak lalo tayo. Hindi lalong malulungkot ka at mahuhomesick. Pero unlike na, kung nalulungkot ka, din, okay, mag-o-open ako ng ka-business family kasi meron masaya doon at meron good vibes. Di ho ba? So, bigayan lang tayo mga kaibigan. The best thing to do is bigayan lang tayo. Minsan, hindi po masama ang mag-suggest. Pero, let us identify, tinatawag natin, the command and request. Ano po yung command and request? Yung pong pag-suggest natin, igawa natin as request. Pwedeng hindi sundin, or pwede namang sundin. Pero kapag napunta na po yan sa command, ito po yung pagkakataon na pinupush natin yung gusto natin. Kahit hindi din gusto ng iba. Tandaan natin sa comment section, marami po ding nanonood. Mayroong sumasang-ayon at mayroong hindi, pero magbigayan lang po tayo. Respeto ika nga sa bawat isa. And ito po ang punto na gusto kong liwanagin. Etong binitewan ni Papa Dins ay isang patunay na ang ka-business family, ang ka-business official, etong si Papa Dins ay mayroon silang long-term goal na sinusundan. Although, hindi pa man siya naabot dahil nga sa numero, sa figure na kanilang estado ngayon. Iyon po ay kanilang subscriber. Wala pa sila umabot sa million subscribers. Maliit pa ang kanilang subscribers. Bagamat ganun po ang bilang, kung atin pong titingnan at i-value yung kanilang ginagawa, mabigat na po yun. May impact na po yun yung ginagawa. So sana po naunawaan natin mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Again, hindi po natin hangad na itaboy, hindi po natin hinangad na kumbaga
itaboy kung sino man, ito po'y bigyang pagliliwanag natin. Para po, mas mayroon tayong maluwang na espasyo at maging masaya tayo at laging positibo ang ating community. Sana po mga kaibigan, patuloy lang po tayong magsuporta. Kabusiness Official, Kabusiness Family, ang Good Vibes na channel. And of course, pakisupport na rin po, Thinking Body mga kaibigan, ang ating pong bagong editor. Oo, supportahan po, mayroon po siyang channel Thinking Body para mas lalo pa natin siyang makilala. At syempre, ang iyong Abang Lingkod, Taong Gala. Sa susunod po mga kaibigan, abangan nyo po ang ating susunod pang reaction video. Hanggang sa muli, paalam po pansamantala.